Hello class, so this time, this is now our second example regarding sa shear and moment diagram with the aid of shear and moment function. So recall lang natin nung nakaraan, sinagutan na natin itong problem na ito and na-identify na natin kung nasaan yung maximum shear and maximum moment, di ba? So nasolve na natin to last time. So syempre, para mas ma-master nyo to, so I prepared several examples pa, actually lima nga to, and this is the second one. So, sige, simulan na natin, no? So, basahin ko lang. Example, sketch the shear and moment diagram of the beam given below. Determine the value and location of the maximum shear and bending moment of the beam. Okay? So, aalamin natin kung nasaan yung maximum shear at the same time yung maximum moment. Sorry. But first, kailangan alam muna natin kung paano i-sketch ang shear and moment diagram class nito using the function. So, sige. Simulan na natin class na isolve. So, paste ko lang muna siya. Sige. So, solution. Solution tayo. So, wait lang. So, kung maalala nyo class, itong beam na to, sinagutan na natin and dinerive na natin yung shear and moment function niya, diba? Apit na galaw pala tong camera. So, kung maalala nyo, nandito siya sa example number 2 rin doon sa shear and moment function. So, ngayon, kunin na lang natin yung naging sagot natin class nung nakaraan. So, kung gusto nyong malaman kung paano nga dinerive yung shear and moment function, please refer to the separate video kung paano ko siya sinolve. Okay? So, una, i-ano ko muna to, control C. Then, i-paste ko muna yung mismong beam. On the other hand, we know na na-compute na rin natin as well yung reaction. Balikan ko nga dito. So, ito siya class, no? This is the beam we are referring. Okay? So, yung reaction dito ay 39. Naglo-loading lang na weight lang. Ito, 39 na siya. And yung nandito sa kanan ay 51. So, therefore, lagay natin siya. Lagay lang natin as formality yung reaction class. 39 kilonewton. On the other hand, ilan nga to? 51 kilonewton, tama ba? Medyo makakalimutin na rin kasi ako eh. Ayan, oh, 51. So, sige. This time, after nyong mahanap class, at the same time, na-consider na rin natin na ito yung ating span 1, tapos ito yung ating span 2. Tama ba? So, ito yung span 1 and in span 2. So, the range for span 1 is from 0 to 3, while the range for span 2 is from 3 to 6. So, isulat ko lang kung ano yung function na na-derive natin class nung nakaraan. So, nandito siya. Okay? So, this is the equation class. Okay? So, for span 1, subukan na lang natin siya class na i-copy ngayon para mas makatipid tayo ng oras. Ayan. Then, paste natin siya doon. Ayan, so ganun lang. Then, dito. Ayan, so this is the span 1. At the same time, this is the span 2 shear and moment function. So ngayon, malamang, i-consider natin yung mga shear and moment function class. So halimbawa, meron tayong x. Yung span 1 natin, base nga dito, is from 0 to 3. So therefore, ilalagay ko muna siya as x. Tapos, shear of x, katulad lang siya kanina class, moment of x. Okay? But, i-label muna natin na for span 1, ang span 1 natin is from 0 to 3. So, yung mga points, ang default na ginagamit ko dito sa ano ko class ay 0.5 ang step. So, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3. So, hanggang 3 siya. Uulitin ko, bahala naman na kayo dito, basta ako, ang default na ginagamit ko is yung 0.5 as the step. And sige, recall natin for the calculator. Okay, so meron na kasi siyang ano. So, kung mapapansin nyo, move ko lang siya dito. Kung mapapansin nyo, for the span 1, ito yung shear function natin. So, 39 minus 12x. Literal lang class na itatype mo siya. And therefore, sorry. Balik ko tuloy from the start. So, from the start, diba, mode 7 muna siya.
Tapos, 39 minus 12x. So, 39 minus 12x, ang start palagi, nagsimula siya class sa 0, tapos magtatapos siya sa 3. So, start is 0, tapos ang end is 3. And ako nga, ang default na step ko ay 0.5. So, ayan lang, literal lang class na ikakopy natin to. So, halimbawa, yun, from 0, yung shear niya ay 39. So, 39. Tapos, at 0.5, that is 33. So, isulat lang natin siya. At 0.2, 27. And at 1, I'm sorry. At 1.5 is 21. On the other hand, at 1.5 or at 2 is 15. Tapos, at 2.5 is 9. And lastly, at 3 is 3. Ayan, naisulat na natin siya. In the same way, kailangan din natin i-consider class yung moment function. So, ito nga, yung moment function. So, just press AC. Tapos, i-type mo lang yung moment function natin class. So, that is 39 x squared. Tapos, minus 6x squared. Ah, sorry, 39x minus 6x squared. Sorry. So, ayan siya. Ganun din, ang start natin class ay 0. Tapos, ang end natin is 3. Kasi nga, ang ating span 1 is from 0 to 3. And ang step ay 0.5. So, this will be the values na na-obtain natin. So, sige. Lagay ko muna siya dito. At 0. So, 0 siya. Sulat natin. So, yun lang class. Tapos, at 1, 18. Then, at 2. Ilan yung 2? 33. Then, at 3. 1. Pala to 0.5, 18, at 1.33, at 1.5, 45. Tapos, at 2, 54. Then, at 2.5, 60. And lastly, at 3, 63. So, ayan. Natapos na natin class yung span 1. So, therefore, magsimula na tayo sa span 2. So, for span 2, ang range niya is from 3 to 6. So, diba? Yun yung span 2 natin. From 3 to 6. So, alam ko, meron ng 3 sa span 1, pero nga, diba, since ang 3 part din ng span 2, pasisimulan ko rin class yung range nito, magsisimula din ulit ito sa 3, tapos 3.5, then 4. So, ulitin ko ah, baka nagtataka sir, inulit mo yung 3. Yes, I intentionally repeat that, okay? So, parehas talaga dapat may 3 kasi nga yung 3 is the boundary at x is equal to 3, yan yung boundary ni span 1 saka ni span 2. So, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6. So, ganun din. All you need to do is to type the equation. So, wag ko na ditong bagalan. So, this is the shear function for span 2. So, yun. Easy tayo. Then, i-type mo mismo yung function class. And that is 39 minus 12x. Then, minus 2. The quantity, x minus 3 na naka-squared. Tama ba? So, check ko lang. 39 minus 12x minus 2. X minus 3 na naka-squared. And therefore, ang start, this time class, ang start natin ay 3. Tapos, ang end natin ay 6. So, ganun lang siya. 3. Tapos, 6. Ang step again is 0.5. So, yan. Ilagay lang natin yung mga values class. So, therefore, at 3, that is 3. Tapos, at 3.5 is negative 3.5. Then, at 4, negative 11. Then, at 4.5, negative 19.5. So, sinusulat ko lang siya class. Tapos, at 5, that is negative 29. Tapos, at 5.5, negative 39.5. And lastly, at 6, is negative 51. Okay? So, ayan. On the other hand, tapos na tayo for the shear function. So, i-ready na natin yung sarili natin for the moment function. So, this is a third degree equation. So, sige. Simulan na natin siya. Just press AC. AC ulit in order to clear the screen. And you are now free to type the moment function. So, 39x. Minus 6x squared minus 2/3, diba? 2/3 siya ng x minus 3 cube. So, x minus 3 na naka-third power. And yun, type natin siya. Ang start ulit is 3 kasi yun naman na yung span 2. Tapos, ang end ay 6. And ang step natin, ulitin ko sa step, may kanya-kanya tayo dyan na decision. Pero, ang ginamit ko is 0.5 ako. So, therefore, isulat na natin siya. At 3, 63 siya.
So, lagay natin. Tapos, at 3.5, diba? That is 62.92. Then, at 4, 59.33. Decimal natin, 59.33. Then, at 4.5, 51.75. So, ganun lang class. At 5, 39.67. Tapos, at 5.5, 22.58. And lastly, at 6, 0 siya. So, yan. Ngayon, dahil nagawa na natin yung function, pwede na natin i-plot yung shear and moment diagram. Kasi nga, parang ano lang siya, literal na plotting of points lang tayo. So, prepare ko lang yung beam natin. Halimbawa, ito yung beam natin. Tapos, hinge yata dito, roller siya. Tama ba? Hinge ba doon, roller? Tama. Tapos, alagay ko lang yung reaction. 39 dito, kilonewton. Tapos, sa kabila ay 51 kilonewton. Then, sige. Drawing natin yung mga uniform load. Pag ganito siya. So, dinodrawing ko lang, class, yung beam na mano-mano. Okay? So, ang sagot ay, ito ay initially 12 to 24. So, 12 kilonewton per meter to 24 kilonewton per meter. Ayan. Nagawa na natin. Tapos, dash lang. So, unahan ko na for the shear diagram. So, paano natin idodrawing, class, yung shear diagram? Well, of course, may kanya-kanya tayo dito ang decision sa paraan natin. Okay? So, for instance, ito yung ating axis for the shear diagram. So, sige. Sorry. Medyo liliitan ko ngayon ang scale ko. Tapos, nandito siya. So, lagay ko class at V of X. Tapos, ang kada marking, bahala ka nang maglagay ng units class. Ikaw naman nang makakapag ano nun. So, dito, 20, 40, 60, negative 20, negative 40, negative 60. Tapos, dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, ready na itong axis natin para mag-plot. Diba? So, ready na siyang i-plot. So, at 0. So, malamang ito yung 0. At 0 class, ang ano niya is 39. Diba? At 0, 39. So, lalagay ko siya dito. Tapos, at 0.5, 33. So, yun. Depende na lang kung paano mo siya ipa-plot. At 1, 27. Tapos, at 1.5, 21. So, pag ganito lang siya. Then, at 2, 15. So, sige lang. Dire-diretso lang tayo. Then, at 2.5, 9. Then, at 3, 3. Ayan siya. So, yun. Galawin ko lang to. Oops. Pag 21, dapat malapit naman na siya sa 20. So, yun. Bahala ka sa scaling mo. Pero, ano na. So, tapos na tayo at 3, 3. Nagkataon lang na dito class, 3 na siya. Tapos, 3 ulit. Parehas lang siya ng value. So, there is no need na to plot again. Pero, at 3.5, at 3.5 that is negative, at 3.5, so bumagsak na siya. Okay? So, somewhere here. Tapos, at 4, negative 11. Then, and at 4.5, negative 19.5, so dito siya. Then, at 5, negative 29. Then, at 5.5, negative 39.5, as you can see. Diba? Negative 39.5 siya. And lastly, ang 39.5 is malapit na siya sa 40, no? So, somewhere here. And at, 6 is negative 51. So, ito siya class. Plinat lang. At the same time, dapat, yun na nga, i-sketch mo na lang to. Connect the dots lang. So, parang dito, straight line lang siya. Pasensya na. Manumano kasi ako dito. So, straight line muna siya. Tapos, parang ang napapansin ko dito, kumurbada siya.
para lang mag-flat, no? So, pakurbada lang to. So, yun. Ayan. So, therefore, ayusin ko lang class. Pagpasensyan nyo na. Ayusin lang natin. Basta ang importante, alam mo yung plotting. Okay, so ayan na. Then, itaas na lang natin para mag-enclose siya. Kasi dapat ang shear diagram nag-enclose. So, ito na yung ating shear diagram class. So, yun. Literal lang class na nag-plot lang tayo. On the other hand, para naman makuha natin yung moment diagram, so, ang gagawin mo lang is the same way nun class is literal lang na magpa-plot lang tayo. Okay? So, sige, drawing tayo ng moment diagram. Pero, baguhin ko yung scale. So, may kanya-kanya naman tayo dito ng, ano no, kanya-kanya naman tayong trip sa scaling class. Sige. Since wala ka naman nakikitang negative moment, so therefore, nasa positive x-axis lang siya. Ay, nasa positive y-axis lang siya. That is the good thing dito. Okay? So, ayan. Labelan ko muna. Ang scaling ng axis class, bahala ka. Decision mo naman yan kung paano. 30, 40, 50, 60, 70. Ayan. On the other hand, kasi ang pinakamataas ko dito is 63 point something, no? Okay? So, on the other hand, ito yung ating 0, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang ginagawa ko lang I hope nagagets ninyo nagpa-plot. So, malamang at 0, 0 ulit siya. So, therefore, alagay natin 0, 0. Tapos, at 0.5, that is 18. So, 0.5 agad, no? 18 agad siya. And, lagay natin siya dito. Then, at 1, That is 33. So, 133. Lagay ko siya dito. At 1.5, that is 45. So, nandito siya. Then, at 2, 54. So, 54 is here. And, at 3, 63. So, lagay natin na 63 siya. Dito siya doon. 63. Tapos, nangyari lang na dito at span 2 na kasi 2.5 muna pala 60. Nakalimutan ko. May 2.5 pa tayong i-consider. 60. Tapos at 3, 63. Kaya lang nangyari dito, no? At 3, parehas din naman sila for 3 ng span 1 and 3 ng span 2. Parehas din lang naman sila 63. So, good. Pero at 3.5, 62.95. So, halos pantay lang sila nito. Then, at 4, that is 59.33, so malapit siya sa 60. Okay? And at 4.5, 51.75, so most likely nandito siya. Then at 5, nandyan na siya as 51.75 ba? Or sorry, 5 na pala. 39.67. So 39.67 will be like here. Nope. Will be here kasi malapit dapat siya sa 40. And at 5.5, 22.58. So, somewhere here siya. Lastly, at 6, 0. So, this will be the moment diagram. And all you need to do is, again, connect the dots. Okay? So, this will be the moment diagram class. Ayan. Shadean lang natin. So, ngayon, ang tanong ko dito, kasi diba, tinatanong din class sa problem, what will be the value of maximum shear at the same time the maximum moment? Uulitin ko, what will be the value of maximum shear at the same time the maximum moment? So, therefore, yun kasi yung tanong, diba? Balikan natin. Ito, determine the maximum shear and moment of the function. So, pag shear, alam naman natin na it's either positive or negative lang siya. Okay? So, ayan. This one. So, in that case, balik tayo. Based sa shear diagram, labelan ko pala ito ay 39. Tapos, dito negative 51. So, yun lang naman. More on, dito tayo class sa support titingin pag shear diagram. And based dito, mas malakas yung negative 51. Tama ba? Yes. Mas malakas yung negative 51 class
So, ibig sabihin, ang maximum shear na i-consider natin, no, is equal to negative 51 kilonewton at x is equal to 6. Or, pwede mong sabihin, at right support. Diba? So, at right support. So, ang gusto ko ditong i-point out, kapag nag-aalam tayo ng maximum shear class, all you need to do is to determine the maximum absolute value. Kapag shear, we don't care kung positive siya or negative. Okay, no? So, alimbawa, dito, 39, itapos ito, 51. Pag tinake mo yung absolute value, malamang mas mataas yung 51. So, I choose negative 51 as the maximum shear. However, as I said sa previous video, importante din, kapag dating sa moment, dapat alam mo kung nasaan yung maximum positive moment at the same time yung maximum negative moment. Okay? Pero nagkataon ulit sa figure natin class that our has no maximum or no negative moment. So therefore, ang poproblemahin lang natin is the positive moment. So sabi mo, sir, halata naman based sa tabulation natin na ang maximum positive moment is 63 kilonewton at x is equal to 3. Ang question ba class, yan na ba ang maximum positive moment? Yes or no? Ang sagot class ay no. Uulitin ko, hindi ang 63 ang maximum positive moment. Bakit? Balikan natin class yung rule. Okay, sabi dito, basahin nyo to, the point where the shear force is zero is the location of maximum bending moment. Eh di ba sir, sabi mo kanina, normally, nangyari na nandito sa problem natin class, ay sir, doon sa una, nagkataon na 67.5 yun. Eh kasi, halata naman class na doon, nag-intersect yung ating 3, di ba? Nandun nag-intersect yung shear diagram. So, therefore, there is no need na to an additional computation. Kasi dito pa lang sa table, alam kong at x is equal to 3, ang shear ay 0. And kapag ang shear ay 0, automatic class that the moment will be the maximum. Actually, hindi tama yung term na at point of zero shear. Pero parehas din yun. Ang tamang term, at point where the shear diagram intersects the axis. Yun talaga class ang tama. The point where the shear diagram intersects the axis. Nagkataon lang ito, nandyan yung intersection class. So therefore, ito yung maximum positive. I am referring to the previous example class. Okay? However, for this example, diba, kung mapapansin nyo, at x is equal to 3, remember this is span 2, at x is equal to 3, ang shear is 3. At x is equal to 3.5, the shear is negative 3.5. So therefore, kung naiintindihan mo yung konsepto ng shear and moment class, the point of maximum bending moment is the point of zero shear. Ito yun class. So I am referring to this one. And point of zero shear is equal to point of maximum moment. Kaya, hindi pwedeng at x is equal to 3. Hindi rin pwedeng at x is equal to 3.5. It must be somewhere between 3 and 3.5. Okay? So, yun yung kailangan natin malaman. Kasi, we are now referring to this point. So, this is the maximum moment class. Kasi, yun na nga, kapag nag-dash tayo, nakalimutan ko pala mag-dash. No? Kapag naglagay tayo ng mga dash mark para pang tugma, so, ito na yung maximum moment natin. Pero ulitin ko, paano natin ito mahanap ngayon kung ito yung point of zero shear? So, nagkataon na yung point of zero shear ay nasa span 2. Kasi diba, halata naman class na yung zero shear nandito nasa span 2. So, ang gagawin ko to solve for the maximum moment ang gagawin natin class, meron tayong shear function na, ano ba yung shear function natin sa span 2? 39 minus 12x minus 2, x minus 3 squared. Okay? So, lagay natin 39 minus 12x minus 2, x minus 3 squared. Tama ba? Okay, so yun, tama. 39 minus 12 minus 2x minus 3 squared. So, sabi nga natin, the point of maximum moment is the point of zero shear. So, therefore, kung yun yung rule natin, dapat iseset mo class yung v of x is equal to 0. Kailangan iset natin yung v of x is equal to 0 to solve for x. Eh, sir,
Bakit yung span 2 ang pinili mo? Bakit mo hindi pinili yung span 1? Simple lang. As I said earlier, halata naman based dito na nag-intersect siya dito na sa span 2, between 3 to 6. So, based lang sa drawing class, kaya nga minsan, napakahalaga din ni shear and moment diagram kasi dun mo malalaman kung saang region ng beam yung intersection. So, based nga lang dito, parang 3.5 siya, di ba? Pero hindi tayo pwedeng basta lang magsabi, dapat hanapin natin yung exact value ng x. Yung representation niyan, nandito, di ba? So, this will be the x distance kasi palagi naman siyang nasa left support. So, therefore, hanapin natin siya, 0 is equal to 39 minus 12x, so minus 2, x minus 3 squared. So, pwede nyo naman itong isolve using quadratic equation or whatever na comfortable kayo. So, sa case ko, siguro ang gagawin ko na lang ay, shift solve, di ba? Sinet ko lang siya sa 0. Balik tayo sa mode 1. 0 is equal to 39 minus 12x, di ba no? Minus 12x minus 2 and x minus 3. Di ba? X minus 3 squared. So, ang sagot natin, expect mo siya, based lang dito, between 3 to 3.5 pala. Kasi, so baka 3.25, di natin sure. O, ayun, 3.24. Which is logical naman plus kasi yun na nga ang point of zero shear is between 3 and 3.5. So dapat ganun plus no. Hindi ka lang basta magko-compute, dapat ginagamitan mo rin ng logic kung nasaan siya. And ang sagot is 3.24 meters. So yun. Yun na ang sagot natin. But syempre ang tinatanong is maximum moment. So therefore, ang maximum moment class is equal to yung moment at x is equal to 3.24. Kung ilan yung na-compute nyong x na 3.24, ang gagawin nyo lang plus, isa-substitute nyo tong x, malamang kung span 2 yung kinuhanan mo ng shear, sa span 2 ka rin gagamit ng moment. So, dito, lahat ng x gagawin mong 3.24. So, yun. That is equal to 39 times 3.24 then minus 6 ng 3.24 squared minus 2/3 ng 3.24 minus, so yun yung kailangan natin gawin, no? So minus 2/3 ng 3.24 minus 3 na naka-squared. Tama ba? A-cube. 2/3, 3 minus 24 minus 3 na naka-cube. And bahala na si calculator nito. Check natin kung ilan ang sagot nito, no? 39, 3.24, then minus 6, 3.24 squared. Minus 2/3 ng 3.24 minus 3 na naka-cube. Ang sagot natin is 63.365, no? 63.365 kilonewton meter. So, yan, di ba? Halata, itong 63.365, a little bit higher nitong 63 na sa table. So, syempre, for the purpose of accuracy, ang i-consider natin na maximum moment ito. Kasi, di ba, 63.365 is higher than 63. And therefore, ilalabel na natin siya, ilagay mo siya sa ating table. So, 63.365 kilonewton meter. So, ayan na. Meron na tayong maximum moment. So, i-summary na lang natin yan, no, for the analysis. So, summary. Yung shear natin, ang Vmax is equal to negative 51 kilonewton at x is equal to 6 meter. Or, sabihin na natin, at right support. Okay? Pero, for the moment, kailangan nga natin i-consider parehas. For moment, so the positive, maximum positive moment is yung kako-compute pa lang natin na 63.365. kilonewton meter at x is equal to 3.24 meter kasi kailangan nung location class. On the other hand, for the maximum negative moment, ilagay na lang natin na no negative moment. Kasi nga, simply supported siya. So, no negative moment. Ayan. So, tapos na tayo dito sa problem natin. So, ang natutunan natin ngayon, paano hahanapin yung value ng positive moment and its location kung yun nga hindi nagsakto yung zero shear.
Mas tandaan nyo, the point of zero shear is the point of maximum moment. And para mahanap nyo yung location, i-equate nyo lang yung shear function ng zero para mahanap yung x. Then kung ano yung mahanap yung value ng x, i-substitute nyo lang. Mahanap nyo na yung maximum moment. Okay? So, tapos na tayo sa discussion natin, class, for the this example. So, I hope, no, na-gets nyo siya. And meron pa tayong tatlong example. So, yun, class. Bye-bye!